So what's up mga kumag, I'm back, ang inyong online judge, walang iba kundi Judge Jinan. Guys, eto na tayo, nasa pangalawang tournament na tayo for this month. So actually alam ko, sinabi ko sa inyo 16 to 30 ang 2x2 or yung 2x2 2013. Pero dahil nga most requested yung Shernan versus Sixthread, siningit ko na. So, huwag kayong mag-alala, ano pa rin naman, sakto pa rin naman, ginawa ko lang 17 to 31. So, yung month ng July is makukompleto pa rin natin yung dalawang tournament. Okay? So, maganda. Napanood ko yung Shernan vs. Sixthread. So, uploaded naman na yun. Pwede nyong panoorin. And, yun. Para sa akin, singit ko lang bago tayo mag-start dito sa 2x2. Singit ko lang, no? Para sa akin, Shernan yun. Kasi rounds 1 and 2, kay Shernan talaga yun. So, yun. Props kay Sixthread, pero para sa akin, sa pagkakarinig or pagkaka-absorb ko ng mga bara, boto ko kay Shernan. So, yun. 2x2 or sabi natin 2x2 2013. Nakita niyo na yung bracket sa background natin. Abra Apex versus Ice Rocks and Chris Delano. Ito, to be honest guys, itong tournament na to, itong 2x2, wala akong napanood na battle dito, maski isa. So, itong tournament na to, for me, sobrang bago na ito kasi di ko alam kung anong klaseng mga battle MC nandito. Di ko alam kung katulad ba to ng nireview natin na 2x2 2012, yung unang-una, di ba? So, tignan natin kung ano magiging take natin sa mga battle MC dito at sa mga bara nilang baon. So, umpisahan na natin to. Unang battle sa 2x2 na re-reviewin natin. Abra Apex, Ice Rock, Chris Delano. So, let's go! Parang kay Abra Apex, oh my God! Ang susunod na battle ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ang kailangan para sa mga batang manonood. Oh, takin na dalawa! 2x2 na ulit! Shit! Hanep! Yung makata maliit, tingnan nyo, bagong pagsupit! Shit! Magpapatawan na naman si Gapex, parang batang maulit! Shit! Anong sasabihin yung mga bugre? Ay, may ads agad. Okay. Ayos yung chemistry ng Abra Apex ha. Umpisang line pa lang yon. Yun pa lang yung mga ini-spit nila, pero ramdam ko na yung ano doon, yung tawag dito, yung chemistry nila na as one sila umatake. Terno yung bubwet, kaya lalaki na ulit. Shit, as usual, puro chuchuba na yan, nasira-tira sa buwet. Oh ano, utak mo na. Pangin mo dito. Mga bugre, torket shorter na yung bubwet, lalaki na ulit. Shit! Siguro chuchuba na yan, tas tira-tira sa puwet. Baka naman seaman. Tapos Sailor Moon. Malang team SS na duwet. Pero kahit marami pa kayong banlait, wala kayong masasabing malupit. Kasi pag nabuhay pa kayo sa mga bababala namin, samba na lang! Parang Russian roulette. Shit! Teka, sino ba yung mga yan? Tataray, di ba? Makilalang gangster sa kanila. Talaga? Mamamatay nisa. Hindi naman mga itsura para mga ngatay bigla. Putang ina, pero in fairness ha, bagay sila! Okay no, putulin ko lang, singit ko lang. Ang ganda nung, para sa akin talaga ang ganda nung chemistry nila, Abra and Apex. Tsaka on paper, guys, no, actually nireview ko yung tawag dito, bracket, no. Dito sa ito ah guys, ulitin ko lang. Alam ko naman ako si yung nag-champion dito. 'Di ba? Pero hindi ko pa napapanood yung buong battle. Pero on paper, yung Abra Apex ang ano dito. Ang alam mo 'yon, yung para sa akin ah, favorite na
team, no? Team AA para sa akin dito sa bracket A. Abra Apex yung parang sigurong inaabangan na makapunta ng finals. Sa kabila naman, para sa akin Basilio Crazy Mix eh, 'di ba? Pero 'yun. Iba ang nangyari. So, let's see. Tignan natin kung hanggang saan yung kaya nilang ipaglaban yung Team AA, 'di ba? Pero para sa akin, ang ganda ng umpisa nila dito. Halusinate yung una nitong alya! Sabi na nga, be! Yung mukhang adik parate na kunwari galing sa kalye! At least nila, ano na siya ngayon? Wow! Hane pa! Grabe! Sabihin mo na yung dahilan, pare! Wag yung marami pang arte! Halusinate yung pangalan mo noon! Kasi nagra-rugby ka dati! Eto naman! Gina G! Yun nga lang! F na F! Ice-trax yung pangalan, halatang natutulog sa rep! Wala ka bakal! Ice-trax, natutulog sa rep. Baby! Paborito naman niyang banda! Ice Rock Steady! Paborito niyang mga rapper! Sina Ice Cube, Ice Tea, Vanilla Ice at Vendetta! Paborito niya singer! Si Ice! Sa Sigera! Kasi kung napanood niyo lang yung mga battle neto, ang wa! Wala sa metro ang rap! Yung mga kwento, palpak! Walang dating at pagdating naman sa tempo, bagsak! Dapat gumala na lang tayo! Tapos diretso laklak! Kasi kahit mag-freestyle lang ako! Patay pa rin kayo! Haha! Dead on the spot! Okay. Mula pa sa English conference pareho. Ngayon sa Tagalog, makikipagduelo. Ha! Kawawa naman. Matutulad lang kay Fuego. Ikaw ang pangit talaga ng accent, kaya bad trip kang kalaban. Sa English, merong barot. Sa Tagalog, ikaw si Tarzan. Parang namin yung battle mo sa sulugan, halusing weight. Nag-jump ka na tatlong segundo, tapos sabi mo, I'm doing great. Wow. I can have... Real talk. I can have sex with gay one while you only get... Ano daw? Gay one? Tangina mo! Bakla ka talaga kahit kailan! Mukhang halima! Naamoy game, ma! Ang sarap mong iringa! Kamehameha! May kasunod ba na rasengan? Kasi ninja moves ako bumarat para si Naruto o Uzumaki! Kung paglaruan namin itong mga hype na to, kala mo Jumanji! Kami malalim kung mabasag kay Aparo kong Murami! Estilo namin kasi ganito ang malalim rin kayo! Kaso may puntong ka kayo nagkakaroon ng tsunami! Tangina mo! Yo! Makapaan nyo yung magpapantay! Sa mga tiradang pamatay! Galing! Ikaw, Chris, kahit may balaraw... Ikaw, Ice, kahit may balaraw ka na, Chris, wala yung sinabi sa espada ni Panday! Thank you na! Yo! Ganito lang yan, pare! Tinan mo naman, nakikiuso mga mangmang, sarap batu ka na lang! May English pa nalalaman, naknabota naman! Anatang nagpapasikat lang yan, dalawang kupal na yan! Marunong naman pala kayo mag-Tagalog eh! Di sana dito muna kayo lumaban, una pa lang! Kasi kung Inglesan lang naman, talagang chicken lang yan! Sige nga! You feel American faggots! Are as useful as a statue, two goons using valiums, fuse shrooms, and shabu fumes, I'll kung fu your fucking mouth, put it on YouTube! Umuulan ng multis dito. Umuulan ng multis. Yun lang yung masasabi ko. Multis. You can get mad views. You look like Lil Lulu with a fat dude. Screw you and your tattoo. Your whack crew and your fam too. And you, fuck you! Stop! Ang lakas ng pwersa ng ano? Team AA, man. First time ko mapanood yung Abra Apex dito pa sa tournament na to. And no doubt, ang lakas nun guys, ang lakas ng Team AA. Umpisa pa lang, sabi ko sa inyo, yung energy, yung chemistry, kitang-kita ko na dun na sobrang angat. Tapos, multis, rap skills, tangina, Abra yan eh, Apex yan eh, ganito na pala talaga sila kalakas 10 years ago. Grabe lang, kasi wala akong masabi guys, 2013 to. Hindi ko pa talaga alam tong flip top na ito, 2013. 2016 lang ako nag-start. So, nakakatuwa lang na ganito na sila kalakas. Tas yung napapanood ko na Abra tsaka Apex ngayon. Di ba? And sobrang layo na. Sobrang laki ng in-improve nila. Lalo sa Apex. Pero dito, Team AA, grabe yung chemistry ng dalawa. Hindi ko alam kung ito yung first time nila magsama sa 2x2, pero grabe yung chemistry, yung ano nila, yung transition nila na mag-i-stop yung isa, papasok yung isa,
sasabay yung isa, 'di ba? Ang ganda nun para sa akin. Props doon, multis, difficulties ng ano yung, alam mo 'yun, yung pagra-rhyme, yung hirap ng rhyming na ginagawa nila, napaka ano noon, napaka ahead noon or napaka solid noon, skill set. Ang galing. Ang galing, solid to. May feeling ko mahirapan sila Ice Rocks dito, tsaka Chris sa para matalo yung round na yon. Kailangan nilang pantayan yun or kailangan nilang higitan yun. Pero pakinggan muna natin. Yo! Yo! Kailangan mabigyan ng penalty yung team AA. Sadya, kailangan ng penalty. Unang banat, Ice Rocks, Chris. May penalty sila doon, okay. Talano. Yo! Nag-i-English ka pa? Sige, now it's my time to rebuttal in English. Cause I got this shit on lock. You try to speak and rap in English, and that's all you got for Christian rocks? And you wanna battle awkward with that kind of awful shit? Bitch, don't think that the battle you would actually own it, cause once he hears your bars, bitch, that's gonna be an actual awkward moment! Ha? Teka lang, teka lang! Tapos? Tinitingnan mo ka sa pag-i-Ingles? Oo, nagtagalog na nga lang kami, pero hindi ibig sabihin sa Ingles, pakita ang accent. At bakit? Pag pinagtuloy kami yung pag-i-Ingles ko dito, would you fucking understand it? Ha? Kaya, Ingles, kaya lang. Sige, so mag-Ingles, ha? Sige, pagtas ito, one-on-one tayo sa English, tignan natin kung hindi ka uurong. Gusto mo two-on-one pa kahit isama mo si Apex kahit hindi siya marunong? Ha? Pag may ka-idol nyo, makapag-react kayo todo, sagad. Parang boy pick-up kahit walang kwenta yung pinagsasasabi, boom na agad. Ito naman, basta makapag-wordplay, kahit sobra hina, lahat kayo magwawala. Uy, si Jordan Poole. Kumuha ni Ice Rocks eh, no? Kumuha ni Jordan Poole si ano, si Ice Rocks. Alam kong bobo kayo kasi fans kayo nila, pero please lang, may camera, huwag niyong pahalata. Ha? Wordplay, kahit sobra hina, lahat kayo magwawala. Alam kong bobo kayo kasi fans kayo nila, pero please lang, may camera, huwag niyong pahalata. Ha? Teka, si Abra nag-Muay Thai para lumakas yung mga sapak niya. Pero nung tumama sa punching bag, bumigay, hindi kinaya ng mga kamay niya. Kaya tignan nyo, tangina, broken yung hand niyan. Sabi ko naman, Apex, huwag masyado sobra sa hand job. O baka naman nasobrahan sa ka-finger mo sa puwet. Dahil sa lambot ng buto mo, kasi yung puwet mo hindi na masikip. Ikaw masyado maliit. Naka-t-shirt ka pa na fuck swag, ha? 3 down ang tatak. O, 3 down kasi kasama si Looney, 3 ko yung babagsak! Tapos nagdala ka pa ng bodyguards? Bakit takot ka pa? Bitch! Teka lang. Oy, di ba nagdala ka pa ng bodyguards? Bakit takot ka ba? Ano yung sinabihan ka lang ni Ismadlas na ho-hold up yung kanya? Ha? Teka lang, sasabihin ko sa inyo. Hindi ko alam kung paano ko to iti-take, pero for me, nagkakaroon ng stutter, no? Tapos yung chemistry ng dalawa medyo hindi as one. Napilitan pa ito kumuha ng security guards. Tangina ba din ka na nga para ka pang sanggol? At ikaw mahiya ka din. Napilitan pa siya kumuha ng security guards kasi hindi mo siya kaya pagtanggol. Tangina nyo. Tsaka teka, masyado na kayong mahangin parang electric fan. Ingit lang kayo kasi style namin pang international sa inyo, pang domestic lang. Pakasupot! Tangina, hawak-hawak pa kayo. Kala nyo matapang na kayo niyan. Ha, pinakita mo lang na hangal ka talaga. At oo, OBP ako. Hindi ko sinasabi kakabita kita ng braces pag didikita ka ng bakal sa mukha. Ina nyo. Teka lang. Nagra-rugby daw ako. Sabihin ko sa inyo yung totoong story, ha. Mr. Ramon Abracosa, yung anak nyo, nagdodroga na ngayon. Nung sinabi niya magaling siya mag-multi ng lines, tangina, koka pala yun! Kinampiya ka lang ni Looney dahil sa drugs na binigay mo. Just for Looney's sake. So kagaya ng pag-start mo ng paggamit ng drugs, babagsak ka din sa rocks at hallucinate. So that's why, yung mga lines mo, feeling powerful, ha? Nahuli ka pa ng nanay mo, di ba? Sabi, Raymond, what is that? Sabi mo. Hindi mo ko maulog, tanga! Kaya huwag mo ko pilitin na sirain. Kaya pala tong rocks na to, gusto mong maduro kasi gusto mo kong tirahin. Pwes, huwag ka na magpilit. Subukan akong hatakin kung ang bato ko buong-buo habang lines mo full bots lang sa akin. Bakit pag naka-drugs ka ba, feeling... Okay, patuloy muna natin habang may ads, no? Yun nga, sabi ko sa inyo, yung atake ng Ice Rocks, Chris Delano, is hindi siya ganun ka
as one, no? Unlike kila Abra Apex na ang ganda ng mga transitions nila. Dito sa kila Chris tsaka Ice Rocks, nakikita ko na yung chemistry, feeling ko kulang sila sa chemistry. Kung chemistry lang yung pag-uusapan, lamang na lamang sila Abra at Apex doon. Pero yung Ice Rock Chris, feeling ko ano pa, hindi pa ganun ka aswan umatake tapos nagkakaroon ng starters. 'Di ba parang nag-uunahan sila kung sinong titira. Parang nagre-rebat si Chris Delano tapos gusto nang mag-rebat ni or gusto nang magsalita ni Ice Rock. Sinasabi ni Chris Delano, teka lang. So yung para saan kasi yung mga ganun, yung ganung scenario or ganung scene, malaking ano yun eh, impact yun sa 2x2. Yun lang naman. Ting mo matapang ka na? Okay. Pag binastos ba namin loved ones mo, may magagawa ka ba? Siyempre gagawin namin, tanga! Matig na yan! Kung si Looney may family massacre at tawag dito, family plan! Sisimula ko sa kuya mong si Red. Ipaganda mo na siya ng roses. Kasi pag yung Red, sinimula ko sa pakis sa bungo, sigurado nga tito, tawagin mo o Moses. Tapos ipapatorture ko si Red sa lahat ng tao gama hanggang sa malibing yun. Pagkatapos ko, ikahon yung kuya mo at tawag doon, Red Ribbon! Kung si Red, kuya, mas bata, Katrina! Daddy's Princess! Pagkapatay ni Chris sa kuya, mapuputuloy ko'y titing ay papasok sa puwet ni Katrina! Incest! Ano daw? Remix! Puputuloy ko'y titing ay papasok sa puwet ni Katrina! Puputuloy ko'y titing ay papasok sa puwet ni Katrina! Puputuloy ko'y titing ay papasok sa puwet ni Katrina! Incest! At pagkatapos nun, nasa siya nagluloksa. Ikaw na sa kabilang kwarto, makakulkul pa. Kasi ang mas bata mong kapatid ay aking tinira. Pero kahit manghuli mo kami dalawa, alam na alam mo sa sarili mo na wala kang magagawa! Puhol na gina ka! Hindi mo kasi kaya panindigan yung angas mo kaya sarap? Paano naging ikaw ang simbolo? Eh duwag ka nga kaya ang kapal ng mukha mo ako inyong titulo! Baka mapasubo ka sa sariling titi mo pag yung gigs mo tinimbre ko sa mga tunay na kosa para sundan ka Abra gaya na apelido mo! At in-interview ka ni Arnold Clavio, di ba? Panood namin yan, oy! Sabi niya nung guide ng high school, lagi daw siya nag-guidance. Taras! Medyo bad boy! Di ba ginulat ka ni Smug? Bigla kang umatras kay Shea, di ka pumalag, pinaturan ka ni Batas. Kaya huwag kang magmaangas! Yung proweba, ano? E putang ina, mas mukha pa lalaban ng suntukan si Righteous One kesa sa'yo! Kaya kung tapang usapan, alam ng lahat na hindi ka obra! Kasi parang dibdib ng payat na dalaga pagkat there's nothing inside a bra! Kasi duwag! Abra bakla ka! Hindi mo kami kaya tapatan ng geguma o nasa lamang ka kaya anong Abra kadabra gago? Abra badaf ka! At ikaw? Yung pagiging self-proclaimed Apex mo nakakainis na pre! Pero tama nga lang na ikaw ang nasa tuktok ng tatsulo kasi dito ikaw ang may pinakamaliit na parte! Wala kang bilang kasi! Sa verse pa lang iwan na si Apex ng critical! Ito na ang cue para sirain na tatsulo mo parang break sa bilyar! At sa mga bobong fans na nagpapadala sa pagsikat nila, huwag niyong isipin talo agad kami! Kasi ito na yung araw ng paglubog ng kasikatan nila sa loob ng isang gabi! At huwag kayong magmataas! Asa pa kayo na kami, titingala! Hindi nyo mapagkakaila na ang pagguho ng isang mataas na gusali palagi nagsisimula sa ibaba! Tsing ini mo, Abra? Yo! Okay. Unahin natin sa chemistry. Nasabi ko na to. Kung chemistry yung pag-uusapan, ibibigay ko kala Abra yon. Sobrang ganda ng atake nila Abra at Apex. Sobrang, alam mo yun, nagko-compliment talaga at pumapasok talaga. Tapos alam mo yun, parang sa sobrang ganda ng chemistry ng Team AA, parang isa na lang yung nagsasalita dun, unlike sa chemistry nila Ice Rocks at Chris Delano. Naguunahan na teka ako muna, teka lang. So para sa akin kasi malaking pag 2x2 kasi malaking ano yun, malaking impact talaga sa akin yung ano, yung chemistry, no? Then pangalawa, multis, retens, sabi natin retens. Ang ganda ng retens ng Team AA, andun yung multis, andun yung difficulties, no? Yung difficulties ng mga ng pagra-rhyme, yung choice of words, haymakers nandun kila Abra Apex. Ice Rocks, Chris Delano, maganda naman yung written.
Pero still, nakita ko na may mga konting stutters. May mga konting stutters. Tapos, performance naman, mas pinuruhan nila si Abra. Which is isa sa mga malaking impact din sa akin. Kasi 2-for-2 eh. So, kailangan mong i-balance yung pag-atake mo sa dalawa. No? Dito nakita, although oo, nakita naman natin ina-atake rin nila si Apex, sila Apex dito, pero mas pinuruhan nila si Abra sa round 1 eh. So para sa akin napaka-unbalanced nun. So yun, yun lang, ang dami kong napansin, 'di ba? Pero pinakinggan ko yung retens and feeling ko ahead doon sila Abra at Apex. So bibigyan ko ng 9-7 yun in favor of Abra Apex. Hindi ko ipe-perfect yung Abra Apex kasi still naghahanap ako ng mga solid na haymaker. Pero sabi nga ni Enigma, may penalty daw. So, ilaless natin ng 1 point yung Abra Apex sa round 1. So, it's a 8-7 in favor of Abra Apex. Lamang pa rin naman sila kahit ibawas, magbawas tayo ng 1 puntos. Kaya, yun. Abra Apex pa rin sa round 1. So, 8-7. Masyado magpasigat. Okay na sana, kasuwa epe, kasi hindi naman yung nanonood ng flip top. Tsaka yung mga fans ko, huwag matirahin, tangina. Masyado kayong bitter. Galit lang kayo kasi pati yung mga pinsan nyo, Abraosa yung apelido sa Twitter. Tangina, burn. Burn. To taga daw rebat na yun. Nabali, alam mo kung bakit nabali ito, tol? Kasi pinasok ko sa puke ng ina mo, tapos biglang nag-muscle control. Okay, nagsimula ng round 2. Mga kalaban namin, mukhang tindero ng sago. Kilala kayo, Pacquiao, nung ginugol ko nga kayo, sabi sa akin, tanong ko daw sa Yahoo. Yo! Napansin nyo ba? Napansin mo? Sinubukan pa nila mag-multi ng dikit-dikit, pero halatang Araw-araw ang free shipping. Ito na, umaatake na sila dito. Pakinggan natin to, mahalaga to. Kung kanina nag-penalty sila, na binawasan natin, so kailangan nila i-redeem yung sarili nila dito, ipakalmahin yung sarili nila dito para hindi sila mabawasan ulit. So let's see kung anong maging adjustment ng Team AA dito. Sinubukan pa nila mag-multi ng dikit-dikit, pero halatang pilit na pilit. Damadama ko mag-rap yung mga mata, pikit na pikit. Para kayong mga fans na dapat pinagdi-delete mga feeling elite, ay alam nyo lang na magawin sa Twitter, ay tweet! Kahit naitin nyo pa yung estilo namin at least kompleto! Galing, diba? Ang galing. Kita nyo yon. Huminto si Apex, pumasok si Abra. Iyon yung pinakamagandang chemistry na sinasabi ko sa inyo. Sabi masikat na kayo kay Charis Bempenko. At kahit laitin nyo pa akong sakali yung mabangis kong sombrero, corny ka pa rin ay parang mainis kong yelo. Sasaksakay na tatatari ko si Ice Rocks ng Ice Pick ng ilang uli. Pagpatay na, lap 3, ilalagay namin sa plastic ice tubig. Putang ina mo, Ice Rocks! Kumpara sa amin, supot pa to. Nagtanong-tanong ako sa Ronak at marami kaming nalaman tungkol sa'yo. Lahat ng sinusuot niya mamahalin, king inang yan, maselan to. Ang masakit pa nun, lahat ng yan, pinapabili mo lang ang airmat mo. Ina mo. Oo. Hindi nagkakasundo yung mga magulang mo. Ano? Tama, di ba? Nahihirapan sila mag-sex kasi lagi kang nasa gitna ng kama nila. Gago. Sinasabihin siya ng airmat niya ng iho, huwag ka malikot. Bago pumasok ng CSB, nilalagyan ba siya ng bimpo sa likod? Mamas boy, tapos umasta, kala mo mapanganib? Yung bala may curfew din, tulad ni Balakid. Okay, yung atake naman ng Team AA dito sa round 2, mga jokes, no? So, appreciate ko yun, maganda yun. Pero pakinggan pa rin natin. Lapit mo to, lapit mo. Alam kong kakaba ka ba? Hindi nakakapagtaka. Mga jokes namin. Real talk. Kaya natataranta ka. Kumbaga. Puro icebreaker. Pasag ka talaga. Kasi nakakatawa na. Tapos nasasaktan ka pa. Ahay. Talagang konyo tong si Ice Rock. Galing. Pagising sa umaga. Suot ng Haisa. Sakay ng Hilux. Nood ng Ima. Diretso Starbucks. Ganyan si Ice Rocks. Partner, knock-knock. Who's there? Chris Delano. Who cares? Putangin na mo, Ice Rocks.
daw? Tangin. Partner, knock knock. Who's there? Chris Delano. Who cares? Tangin na mo, Ice Rocks. Balita namin birthday daw ng Epat noong March 2. Kaya pumunta kami sa bahay niya para sabihan siya lang, fuck you. Galing, galing. Gusto niyo ba makarinig ng palalait na terrible? Ito lamang kasimple. Pag sinabi kong putang ina mo, tuwan-tuwa po yung nanay mo. Kasi nagpapakantot yun na libre. Hoy, Jason Dimayuga! Marami kaming patunay na hindi mo ba kayang gumawa ng sariling desisyon sa buhay! Sa sobrang pagmamahal mo sa mama mo pag namatay siya, susunod ka sa hukay! At dahil mahal na mahal mo yung mama mo! Yung ilaw ng tahanan nyo! Ang topic naman namin ngayon! Pukin ang nanay mo! Ano ba yung tsura nun, partner? Halimaw sa ilalim ng duster. Siguro mukhang pala kang may cancer. Nasagasaan ng Lancer. Tapos yung dirit ng puday parang gutay-gutay na Chinese garter. Ako naging ring yung puki niya kasi siko ni Vince Carter. Tapos yung bulbul, tumbul, tumbul tulad ng kilay ni Disaster. Shouts out to this. Kasi yung puki ng ina mo parang gubat gago. Galing, galing. Nung pinasok ko, tang ina, may tour guide pa ako. Yo, yung puki ng ina mo parang malawak na puok. May nagtataasan na bundok, mahahaba na buhok. Nung sinilip ko, biruin mo, bigla akong napanunok. Putang ina, may bayawak sa loob! Kasi yung puki ng ina mo, pinamamahayin ng uwang. Ang laki-laki na puwang, talagang napakaluwang. Hindi mo mararamdaman yung dulo, sisirin mo man! May magtakasya pa kaya doon? Ah, siguro, titi ko lang. Ano, masakit? Masakit, Ice Rocks? Tang ina! Hindi nyo akalain, ganyan talaga nangyayari pag nagyayabang sa amin. Kaya lang namin tinira yung puki ng ina mo para maalala mo kung saan ka nang galing. Time! Mga bata, huwag nyo kami gagawin. Ang lakas, men. Yung, alam mo yun, yung chemistry talaga yung nagdala. Ang ganda ng transitions nila, men. Ang ganda. Pag huminto si Abra, papasok si Apex. Pag huminto si Apex, papasok si Abra. Tapos kapag sabay silang nagsasalita, ang ganda rin, ang sarap din sa tenga. So, ang galing, sobrang galing ng, sobrang ganda ng chemistry ng dalawang to. So, sayang lang na hindi umabot yung tandem nila sa finals. Pero on paper talaga, feeling ko sila yung favorite dito. So, yun, ang ganda. Yun lang yung masasabi ko, yung transition, sobrang impactful sa akin noon, yung jokes, patok and effective yung mga jokes na yon. Still, bibigyan ko to ng 9 points. Iskoran ko na guys. Bibigyan ko to ng 9 points for them. Hindi ko kayang ibigay ng 10 eh, kasi still may hinahanap akong mga solid na mga linya. May mga solid na linya akong hinahanap, so meron akong, alam mo yun, yung pamatay. Ang pamatay na linya against Ice Rock and Chris Delano. So, iskuran ko na to guys. It's a 9 points. Hindi, wala naman ng penalty, no? Pero if may sinabi si Arik na may penalty, ilalas natin yung 9 points na binigay ko. So, ayun. Yung round 1 and 2 nila, Apex at Abra, feeling ko same yun. Same number of punches, same haymakers. Diba? Yung multis nila andito pa rin, power, energy, aggression, andun lahat, diba? So biniwasan ko lang talaga ng isang puntos yung Abra Apex sa round 1 dahil sabi ni Enigma penalty yon dahil sa ginawa nila kanina sa round 1. Pero yung round 2 solid na ano yon, na written, no, transitions, yun yung pinaka nagdala, tsaka yung ano, yung chemistry, sobrang ganda ng chemistry guys. Yun lang, 9 points yon para sa kanila. So, tignan natin kung anong bawi ng Ice Rocks Chris Delano. Hello, ang banan! Ice Rocks Chris Delano, kung ganun. Yo! Yo! Wala akong pake kung hindi mapapanood ng kapatid mo to. Okay na sa akin na alam nila yung kuya nila, Bading. At anong pangalan ng mga pinsa ko sa Twitter, Abra ko sa gago, wala akong pinsa na squatting! Squatting kayo lahat, mga tangin nila. Hoy! Tangin mo, gusto magot na. Skip na natin to guys, kasi 1 minute. Ay, 2 minutes. Ayo. Hoy. Tangin mo, gusto magot ah. Sumusuntukan na lang tayo. Tangin, nakala mo sino ka, napakatindi. Kung mag-aangas ka, panindigan mo kasi ang angas mo nakakarindi.
Ha? Isa ka supot, bading ka. Tangina, subukan mo makipagpalitan ng suntok na tuluyan ka na maging durog na paminta! Ikaw, tangina ka! Huwag ka mag-feeling na bad boy! Panis ang dos por dos sa isang fratman, ikaw balika sa kahoy! Anong laban ng plastic sa 3 skillion na ang built pala aloy? Pag pinag-bull ko kayo na itong pusi na to at tawag doon siya Ina at Jaloy! Ha? Kaya wala na kayong laban. Mapasuntukan na rap battle pa yan. So just face your doom. Apex, alam kong isa ka Sailor Man, pero bakit ka pa nagsama ng Sailor Moon? Ha? Adjedjomon! Bagay nga sa'yo ang toti mong pangalan. At ikaw, Mik-Mik, total feeling pogi ka naman. Dapat nag-iyumi ka na lang. Tangina mo, Mikal! Mas guwapo ko sa'yo kahit i-ask mo sa mga fan. Ikaw, feeling cute, feeling pogi, feeling matalino, short, feeling ice rocks ka lang! Kasi bitch ka! Yun, kita nyo yun? Kita nyo ba yun, guys? Nagtuturoan sila kung sino yung atake. Pakinggan, tingnan nyo ulit, ha? Kasi bitch! So, diba, nagtuturoan sila, so hindi as one yung chemistry nila, unlike sa Abra Apex. Ka! Wala ka naman looks na pang-akit! Pinagmamalaki mo, sikat ka! Sige, dude, bigyan mo ng jacket! Sumikat lang yung gayuma sa appearances na MCs, pero yung kanta, it's true, napakapangit! At hindi ka naman magiging big fish kung walang catchy hook na ginamit! Di ba lagi mo pa yung naglalaban na mayaman ka? Na madami kang pera? Kay Shaggy, pinalalanda ka mo na baon mo lang yung tuition niya sa beda? Tapos naglabas ka ng kanta, title, ilusyon, kanta na tungkol sa mga matapobre at politiko na korupt na ngayon? Putangina, anong alam mo doon? Kasi sa pagkakaintindi ko ang salitang ilusyon, buong pagkatao mo yun! Ha? Oh! Ano ba? Bansok, bading! Ano nangyari? Ano nangyari? Ha? Kaya sa mga kapataan, masamang halimbawa kayo. Bagay nga sa'yo ang pagiging magikero na imahe kasi mga bata lang naniniwala sa'yo. Ha? Maraming matanda. At diba, manager mo si Joseph Amara? Mas na relasyon yung dalawa. May nakapagsabi sa akin, ina-under ka ni Joseph lahat na sinasabi lagi ka sang-ayon sa kanya. Pag sinabi ni Joseph, tama na inom! Mag-order na soft drinks. Pag sinabi ni Joseph, uwi! Sasakay na sa kotse. Kaya naman pala kala mo, tagapagligtas ka na rap, a.k.a. Messiah, kasi anak-anakan ka ni Joseph. Talagang carpintero nga si Joseph. He built your image from the street up. At talagang ikaw nga ay hip-hop, di ka magsisimula kung wala, nagbe-beatbox. Pero pare ko, ayos lang na manager ang katropa. Pero kaya ka naasang napaklat, kasi dain nyo pa mag-shota. At ikaw kala mo nakaligtas ka? Sino naniniwala dito kung yung premium sa Battle Royale 300,000 talaga? As kamay! Ayo! Pwes, wag na kayo magpakatanga! Kasi ang totoong premium niyan, 30,000 lang ang halaga! At teka, nakuha mo na ba? Kaya magsinungaling yan! Tama lang i-expose ko sila! Kaya paano nyo nasabing true MC to kung kasing peke niya lang yung promotion nila! Ha? Ano? Squatting! Squatting! Teka lang! Shhh! Ha? Teka lang! Ha? Tayo lang. Go! Ano? Game. Kaya bumalik ka na. Nawala sila doon. Nawala sila. Na-distract sila doon. Bumalik ka na sa amo mo. It's just right na doon ka bumida. Pagiging MC nga yung hanap buhay mo kasi hanggang sa mic ka lang kumikita. Nabulag ka ng pera, naging sakim. Pati sa salapin, naging adik ka na rin. Tutalyan na naman habol mo. Halika't lumapit at saksakin na lang kita na tuluyan ka na kumapit sa patalim. Ha? Kaya huwag na kayong magtataka kasi ang iniidolo nyo ang maling samahan, walang malinis sa kamay at paa kasi ang kanilang naawakan at narating ay gawa sa maling paraan. Yo! Maling paraan daw! Tangina, ang galing naman nila mag-rap! Tapos na? Wala ka may audience. Okay, tapos na. So, ayun. Hindi ko alam kung paano ko to i-judge pero feeling ko still yung round 1 and 2 nila Ice Rocks and Chris Delano same, no? Ganon. Tapos, yun, nakita nyo, na-distract sila, nawala sila sa linya, nag-post ng konti. Hindi ko naman sinabing nag-choke sila, pero nawala sila, na-distract sila. So, nawala yung momentum. Tapos, yung isa ko napansin, nagtuturoan sila kung sino na yung next na babanat, no? So, malaki, stricto talaga ako sa ano, sa pagdating sa 2x2, ang pinaka-tinitignan ko kasi talaga dito yung kung paano sila umatake ng iisa. So, nakita ko yon sa Abra Apex, round 1 pa lang, umpisa pa lang, andun na.
Ice Rocks, Chris Delano, round 1. Akala ko, sabi natin, pinagbigyan natin na baka nga nangangapa pa. Pero yung round 2, ganun pa rin yung nakita ko. So, returns okay naman. Andun yung mga punchline, andun yung mga mabibigat na linya. Pero ang pinaka nag-matter dito, yung ano talaga nila. Pinaka nag-matter is yung transitions, hindi ganun kaganda. Yung performance, nagkakaroon ng stutters, nawawala sa linya, nade-distract. So, ayun yung pinakaan eh. Diba? So, it's a 9-7 pa rin for me. So, 14-17 in favor of Abra Apex. So, ayun. Round 3. Yo! Maling paraan daw! Tangina, ang galing naman nila mag-rap! Kala ka wala ka may audience kasi walang pumalakpak. Bars! Ang hahamon pa ng suntukan! Wow! Talagang ganon! New song. Tignan nyo yung rebat, yung kung paano mag-rebat yung Team AA. Ano pa rin, impact pa rin or as one pa rin na magre-rebat si Apex ng ganito, papasok si Abra ng ganyan, 'di ba? Ang galing, ang ganda nung alam mo 'yon, yung chemistry nila, praktisado sila kung paano bumitaw ng mga bara. So, ang galing, para sa akin ang galing nun. Baka pag ginulpi kayo ng Hip Hop 22 sa labas, sabihin nyo, huwag po, bate lang yon. Ano, ano, suntukan, suntukan, tangin na mo, umupo ka na lang. Ganyan talaga sinasabi ng mga mahina sa utokan. Utakan, suntukan na lang. At oo, sobrang sikat ko na, akala ng iba na ako'y Illuminati. Porque alam ko na, sikreto ng mga inimbento ni Fibonacci. Mula sa dati kong hobby, meron na akong pambili ng Ferrari at Ducati. Kayo mayaman lang naman dahil kay Mami at kay Daddy. At nasanay kayo na patawalan sa Apex, tangina. Namihas ang mga mamang palibasa, palaban lang tatapak-tapaan kung kayo ganyan ako manindak ng mga langgam. Bonus round to, tangina. Di nyo maiwasan na masaktan ako si Rayo at kayo lamang yung inawasak na sasakyan. At wala akong pake kahit i-dis pa yung gayuma nila di Mayuga at Chris. At least yung buhay... Rayot? Ako si Rayot? Parang ano yun, sa... Wait lang ah. Di nyo maiwasan na masaktan ako si Rayo at kayo lamang yung inawasak na sasakyan. Di ko alam kung feeling ko sa Cars, sa movie na Cars yung si Rayo or sa nakalimutan ko eh. Basta ano, sa movie yun eh, yung Rayo na yun. So, recall na lang ako. Sa pagkakaalam ko, sa Cars yun. Pero kung hindi sa Cars, may Riot din kasi sa Transformers eh. So, I don't know, no? So, ayun. At wala akong pake kahit i-dis pa yung gayuma nila di Mayuga at Chris. At least yung buhay ko ngayon, puro pa-pics at puro lang gigs. Sa YouTube, meron akong 22 million hits. Numero uno pa sa mix. Kunyari pang hindi nagustuhan yung gayuma, itigas-titig naman sa mga buko ng chicks. Isipin nyo mabuti. O sino palagi pabibo? Oh, ganda talaga ng transition ng dalawang to, guys. Wala akong masabi. Para sa akin napaka-perfecto nung transition ng dalawang to. Isipin niyo mabuti. O sino palagi pabibo? Oh, si man ako, alam na yan na kahit na sino. Sakto pa kamo, may dalawang putahe na dito kasi lalamunin kayo na kadete na to sa kada barko. Kain Marino! Kaya mga iho, galing. Mukha na kayong mga bandido. Tangi, nakaka-practice nyo para dito, halata na hindi kayo naligo. Kalaban nyo ngayon ng mga Pilipinong Al Pacino. Halata naman na hindi kayo matalino at tsambahan lang yung mga bara nyo para slot machine sa casino. Kaya kung gusto nyo ng tunay na battle, mga amigo... Pukin ang inailabas sina si Tipsy Dio, kaya sina Crazy Mix at si Basilio! Ano? Teka! Bakit? Ano edad ng putapete? Ito, 19. 19? Tangina ako, 20. Mark Anthony ka, gente. Kumita na 300,000 na freestyle lamang ang puhunan. Ako sa edad na 24, milyonaryo nang hindi umaasa sa magulang. Kung ang hip-hop ay inuman, wala pa kayong naaambag sa pulutan. Kasi kung hindi naman kayo dinapat ni Anigma sa amin, hindi namin kayo papatulan. Eh paano? Tangina, may trophy ako. May trophy din siya. Hindi naman sa pag-aano, pero pogi ako. Pogi rin siya. Real talk. Ito. Real talk. Nakikipaglandian ka sa pokpok.
na nagtatrabaho sa club. Totoo yun! Gladys Tuwason, a.k.a. Paper Doll, na meron ng asawa at anak. Tibay mo, pati GRO, pinapatulang. Kala mo, pag-ibig yan? Pasalamat ka, marami kang pera at palagi mo siyang binibigyan dahil kung wala nung tangina mo, hindi mo siya matitikman. Oh, Gladys Tuwason, mayama ka na daw. Nagpapabuking ka kasi. Tangin puhuna mo, chupat, saka puking malaki. Real talk! At yung lihi mo na sikreto, kala mo di namin mabibisto na itong si Dan Christopher nung 13 anyos po ni-rape ng lasing niya na tito! Totoo yun! Totoo yun! Takina mo, huwag mo i-deny! Huwag kang kumontra! Kaya pala mayabang ka pumorma! Feeling pogi pa ang pota! Nagpapaka-bad boy pa droga-droga para maiwasan ang kanyang trauma! At ngayon, alam na ng buong mundo, maghanap ka na lang sa pulterero! Sisihin mo yung tita mong tumbongero at saka yung pinsan mong sumbongero! Real talk! Real talk! Real talk! Doon pala yun! Totoo lang? Dito pala nang galing yun. Gago. Kasi may mga battle si Chris Delano na napanood ko. Tapos may mga angulo sila against Chris Delano na about sa tito na maluwang na yung puwet na something ganyan. So, ito pala yun. Ito yung laban ng laban ni Price Tag Chris Delano tsaka Tipsy D Sinyo. Mayroong angulo si Sinyo dun eh. Or si Tipsy D dun against dun. So, na ngayon alam ko na kung bakit ginagamit na angulo yun sa kanya. Dito pala nag-umpisa yun, nag-originate yun. Sa totoo lang, hindi ko talaga to sineseryoso. Sa sobrang busy ni Abrat, nakita nyo naman, hindi ko na iniistorbo. Eh paano? Wala namang bilang itong mga pangit na to! At wala akong pake kahit hindi na tayo mag-usap pagkatapos ng battle na to! Eh, tangina nyo! Lalo na ikaw! Konektado ka na daw! Kay Crazy Kyle! Pakisabi, kamusta? Bagong miyembro ng Rap Scallion! Isang rap group na laos na! Sa grupo nyo, madami talangka na gumagawa pa ng mga pangit na kanta. Kala mo, sige, mukha naman kayong mga addict na bakla. Kala mo, Chris, kasi lambot mo lang si Crazy Kyle, kaya sa akin patay ka. Kasi kaya kitang paiyakin sa isang suntok katulad nung ginawa ni Mike Swift sa kanya. Putang ina ka! Kala mo, forget payat ako, hindi kita kaya pabaksak. Ang gago, huwag kang pasigurado. Dahil kahit payat ako, matulis yung kamao, basag yung mukha mo. Oo! Kirap nang umuya, baka mouth aging. Okay, tapusin natin muna bago tayo mag-comment sa round 3. Pero meron naman ako nabubuong thoughts doon sa round 3 na pinapakita nila. So, tignan natin kung mapagpapatuloy or aangat sila ng energy sa ano sa round na to. Tignan natin. Para namin madalas nakakatawa at pangmasa. Masyado lang kasi kayo nagpapaka-gangsta kaya hindi nyo natatamasa. Na ang tunay na mga bara, matalinghaga at dapat sakto sa panlasa. Kasi kahit ano mangyari sa rap battle, wala pa rin tatalo sa Alaska. Kaya putang ina mo, Chris Delano, huwag kang magpanggap na sindikato. Sobrang loser mo, sarili mong birthday, hindi ka imbitado. Aba, aba, tangin na, buti pa ako. Nung birthday ko sa Eastwood, marami na kayong feel good na tagahanga. Eh nung birthday mo, tangina mo, kayong dalawa lang yung magkasama. Sa laban na to, kami ang bida na malakas. At kontrabida ang mapangahas. Hindi sa Team AA versus Filipino Kings, kasi hindi naman kayo kabilang sa palabas. Ngayon na kayo muli makakapanood ng rap battle na marahas. Parang Nico at Aklas versus Batas sa Satanas. Kung po sa'y dos and dos par dos, hindi kayo dapat mag-angas. Kasi laging taob ang barking pag tinapatan ng tunay na bar-alas. Atlas! Atlas! Las! Wala ka bang alam sa hip-hop? Pero gusto mong sumikat? Mag-apply lang! Bila hurado sa flip-top time! Oy! Okay! Okay, to be honest, feeling ko yung round 3 yun yung pinaka-worst na round ng Team AA. Bakit? Hindi ko na-feel yung power ng round 1 and 2 dito sa round 3. Bumaba, para sa akin bumaba yung level ng energy nila dito. Kung yung round 1 and 2 nagustuhan ko dahil sa aggression nila, yung atake nila, yung energy nila as one, no? Pero itong round 3 kasi feeling ko bumaba eh. Diba? From ganitong energy, bumaba sa ganito. So, yung energy lang naman, yung power lang naman yung ano ko, yung tinutukoy ko dito. Pero yung chemistry, yung transition, sabi ko nga 'di ba, napaka-perfect ng transition ng dalawang 'to, yung labas ng isang MC, tas biglang papasok ng isa pag magsasalita sila nang sabay. Ano talaga, as one talaga. So, walang duda, maganda pa rin yung performance nila overall. Pero ang pinaka-napansin ko lang dito, naging plain yung halos kalahati
ng round nila. Feeling ko hindi ganun kalakas yung naging returns nila dito sa round 3. Kung returns yung pag-uusapan, mas malakas yung round 1 and 2. Andun yung siksik na multis, andun yung mga punches, andun yung mga mabibigat na bara. Although yung round 3, andun pa rin naman yung multis eh. Andun pa rin yung jokes, pero feel ko mas mahina to kumpara dun sa pinakita nila sa rounds 1 and 2. Yun lang, yun yung na-feel ko sa round 3 nila. Kasi umpisa pa lang ng round 3 na-feel ko na, teka, ba't parang iba? Tapos nagtuloy-tuloy yun. Although may mga haymakers pa rin, pero feeling ko hindi na yun nahatak. No? So yun lang naman. So ito yung worst na round ng Team AA. So possible na makuha ng Ice Rocks Chris Delano to, depende sa performance nila. Kaya let's go. Leche! Kaya nga ako nandito ngayon para burayin kayong mga kagaya niyong mga peke! Ah! Maganda lang yung mga rhyme scheme. Kala nyo na the best to. Tangin na panoorin nyo lahat ng angles nila galing sa laban ni Ron, laban kay Fresco. Ha? Tapos may tinatago ka dyan. Ano yan? Nung sinabi kong 300,000, nilabas niya ganun nakakapal? Gago ka pa? Pero ito, sige. Kanina pa yun ah. Sa sobrang dami namin angles sa inyo, rap namin nagmukha ng poetry. Sa sobrang dami namin angles sa inyo, pwede na kami magturo ng geometry. Angles sa bagong discovery na hinaluan ng wordplay, content na hindi na kaya gawan ng forgery. Kaya ano pa sinabi ng sinabi nyo sa complete package namin, kung ang meron lang kayo ay multis at comedy. Ha? Isang nagmamabilis para patakpan yung kababawan. Isang naglalalim-lalima na may bars kuno. Bagay nga sa inyo ang double A na pangalan, na parang nag-overcharge kasi ang dami nyo na full sa bars ninyo. Ha? Full. Yung sa akin, kahit idaan nyo sa exams, ang bars ko halos perfected ang grado, na ang value mataas pa sa pera sa bangko, mataas pa ako sa general na rango. Hindi pa ako nagplano na pumatay ng tao nang hindi natatapos. Ako ang pang-ulo behind bars. Tawagin nyo ako Ferdinand Marcos. Hoy! Drog na paminta, aking naasinta, na dinadaan lang ng mga tao sa lakas ng dating niya. Dahil dyan, para karamihan, para bang napapraning na. Para manalo, hindi kasikatan, takit dapat magaling ka. Bakit? Magaling ka Jordan ba? Poole. Paano ka naging magaling? Kasi sikat ka. Kaya ka lang naman madalas na sa radyo at telebisyon dahil sa connection ng manager mo. Hindi dahil sa magaling ka. Kaya sa madaling salita, para ka palang dinamita kasi ang pagsabog mo galing pa sa kamay ng iba. Paano ka naging magaling? Kasi matapang ka. Ito kinalulungkot ko. Di ba nung nagkaharap tayo sa top, binatukan kita sa mukha, di ba bumahag, buntot mo? Hindi na tayo. Huwag ka sumagot, oy! Huwag ka sumagot! Ano mo, sapahin kita eh. Paano ka naging magaling? Kasi feeling mo mabait ka na tao? Yung mga tropa mo nga hindi ka napapayaran, Tawa ko dun. Sapahin ko kayong lahat eh. Teka lang. Sapahin ko yung lahat. Sorry. Sapahin din kita. Paano ka naging magaling? Kasi feeling mo mabait ka na tao? Yung mga tropa mo nga hindi ka nababayaran, tinatalikuran mo, gago? At sa one-on-one, tropa mo yun lang ang kaya mong matalo! Magkagacho ka, tarantado! Paano ka naging magaling? Kasi mabilis kang magsalita. E base sa research, yung mga madada, mabilis magsalita kasi mabilis na tinatakbuhan ng mga alaala o masama. Paano ka naging magaling? Kasi magaling ka man loko, sinasabihan mo low IQ fans na kalaban, pero yung sa'yo nga, ginagawa mong bobo. Ha? Paano ka naging magaling? Kasi may malalim na tiwala sa'yo sila. Eh kung titignan nyo ngayon lahat na sinasabi nyo meron, wala naman sa kanya! Kaya come clean na abra, parang pinupunaso mo mukha mo pagtapos maputukan na ngayong nahanap na namin lahat ng butas mo, wala ka na malulusutan! Imagine you have a 300k account and you're... Okay. Mamaya na tayo mag-comment. Sige, mamaya mag-comment na tayo. Nakukulangan talaga ako sa bigat na mga ano, ng mga linya or mga punches ng Ice Rocks at Chris Delano. Yun lang. Medyo nagagaanan ako. Feeling ko, yung mga ganong linya, hindi yun na-epekto kila Abra at saka Apex eh. Pero yung ginagawa ng Abra Apex against them, sobrang effective. Ganon. Kaya mga utak nyo, buksan! Tanggalin ang kakiputan! Kasi kung anong kaya nila gawin, kaya din namin gawin kahit pitong ikutan! Pakita mo ng nameplay! Sa pangalan yung dalawa, tatanggalin ko sa Apex yung AK at magpapakawala ng bala kasi akong brrrr sa gitna ng AA. Magpapakawala ng bala kasi akong brrrr sa gitna ni AA. Pakita mo ng bars! Sa battle, huwag ka tumawa, sasapahin talaga kita.
Sa battle, kaya kita tapatan kahit di sabayan yung bilis mo. Kasi ano nga ba sinabi ng speed boat sa lalim na submarine ko? Kahit ilang jokes pa i-speak nyo, walang bilangin sa katotohanan. Mismo, kahit gano'n pa kalakas yung flow mo, tatapakan ko lang tawagin mo kong Hesukristo. At yan kaya yung bars nyo, hindi astig yan. Bars over bullshit, hindi na to pwede palagpasin. Bars namin pang examine sa ilan, kahit saan nyo tignan, kahit si Lonnie kayang pabagsakin. Hoy Marino, substitute ka lang dito. Yung rap mo kahit idaan sa speed, yan yung babaw, pambangka pa din. Ang multi ko ma-eximan, pero sa lalim, siguradong lubog tong submarine. Kaya ang pagboto sa tulad nila, okay, komedyante, ay may weak at faulty reason. Pero hindi namin kayo masisisi, kasi lahat tayo may own opinion. Kaso lahat ng lines namin umaangat. To say the least, walang competition. While these kings of comedy, these lines are flat, parang heartbeat ni Dolphy Kizon. Kaya kahit kayo pa ay mag-seek advice, sa bars pa lang bagsak na kayo sa Chrisnet Ice. Sa sobrang lakas ng bawat bara, kahit si Hesukristo mapapa Jesus Christ! Christ! Real motherfucking song! Checkmate! Bitch! Bakla! Mansot! Bakla! Mansot! Squatter! Mapansyo bobo! Okay, so ayun. Nakukulangan ako guys, nakulangan ako dun sa hinanda ng Ice Rocks at Chris Delano. Nakulangan ako sa mga effective lines. Kita nyo naman siguro yung crowd, no, hindi masyadong nag-react. Actually yung isang linya ni Apex na akala ko walang kamay yung mga tao kasi walang pumalakpak sa pool eh, di ba? So okay naman yon, pero still kulang, nakulangan ako sa mga bara na mga, sabi natin, effective lines. Pero yung, still, Abrap Apex pa rin yung nakakuha ng round 3 para sa akin, kahit na sabi ko, mas mahina yung Abra Apex sa round 3. Pero yung Ice Rocks Chris Delano na naging consistent sila eh, from round 1 to 3. So, it's a 777, 21 points para sa Ice Rocks and Chris Delano. Kay Abra Apex naman merong 8, 9, 16, 25 to 21 in favor of Abra Apex. Lamang na lamang ang Abra Apex sa transitions, sa chemistry, sa rhyming, sa difficulty ng rhyme, sa rhyme scheme, sa choice of words, sa haymakers, sa punches. Lamang na lamang sa lahat ng aspeto yung Abra Apex dito. Yun lang. Abra Apex. All three rounds, guys. Ano, Abra Apex yun. Yo, Flip Top Tournament Zoning, nandito pa rin. 2-2 ang laban. Sobrang hirap ng decision. Hindi makikita sa camera, pero siguro mga 20 minutes pa para lang makuha yung decision. Yung huling boto, tatlong judges para lang makabuo ng huling boto. 3-2! Para kay Abra at Apex. 3-2, dikit to. So, kailangan ko marinig yun. Ayun, bale, apat na ang judges, 2-2 ang score. Bale, ginawang yung panghuling boto, ginawang tatlong judge na lang para sa laban na to. Siyempre gusto namin maging mas consistent sa judging at lahat. Lalo-lalo na importante itong laban na to para sa 2-2. Kaya, yun. Judges! Iba ang point ng PTA. Binoto ko si Chris Delano at si Ice. Para sa akin, mas yung line sila mas relevant. Mas relevant sila sa battle eh. Kasi yung kay Abra at Apex, parang pwede nila gamitin yun sa ibang kalaban. Pero yung kay Abra tsaka, kay Ice Rock tsaka Apex, parang mas straight na report yung Abra Apex yun. So, para sa akin, round 1 to kay Ice Rock tsaka Delano. Round 3 time. So, yun. Para sa akin, panalo talaga si Chris Delano tsaka si Ice Rock. Lips, alam naman, tinira ka ni Akras. Para mas rin. Ang pinoto ko si Ice Rocks sa ang galing nila Apex Abra, clever jokes, solid yung performance, maganda yung
palitan nila, pero si Ice Rock sa Miss Milano, Witty Birds, Blue Birds, yan eh. Feeling ko yung verse ni Ice Rock sa Sonny Crystal na tabunan yung nakalabang sa performance nila. So, kami yung tatlong judge para makabuo ng isang photo. Yung photo ko, ganito ka konti. Sila Ice Rocks, pati Chris nila. O naman, dinami ko rin sa kanila, mas natripang ko yung ginawa nila, Ice Rocks, Chris nila. Pero, parang i-judge kasi ako, per element. So, lumamang sa presence and delivery, tsaka sa rhyme skills, yung upper apex. So, sa kanila ko. Ako naman, kung bias na hurado, pipiliin ko talaga sila Dilan. Dahil kasali yung isang sporto. Siyempre, mas pipiliin ko yung mas mahinang kalaban sa dalawa. Pero, ito pa, isang nagustuhan ko sa Dilan, may puso sila sa pagpapatil. Dapat, sa unang banat pa lang, yung Apex tsaka ni Abra, dapat nasindak na sila kung baguhan sila. Pero hindi pa lang. Nagkamali ako ng pananaw sa kanila. Kala, hindi mo talaga mababasa sa itsura ng pagiging lyricist mo ng isang tao. Magaling silang magsulat, malaman, may sense yung mga sinasabi nila, masakit, mabigat. Pero may napagkasunduan talaga. Dahil hati yung boto ni hati yung boto talaga. Ni Basilio. So, 1-1.5.5. Nag-toss coin na lang kami para tapos na yung decision. At ang lumabas sa decision ng toss coin, Apex Apple. Eh, ganun? Sobrang hirap na talaga ng decision. Lampas, alas 4 na ng umaga kami natapos at 20 minutos pa off-cam para lang makakuha ng mas tamang decision para dito. At dahil doon, yung isang judge umuwi na. Yung isang judge na yun sa Spain. Pero ang boto niya ay AA kung hindi ako nagkakamali para maging 3-2 ang decision. Okay. Okay, wala na akong, actually wala na akong mako-comment doon sa judging kasi parang first time ko maka-encounter ng judging na tatlong judge sa isang boto. So, ayun. Wala na akong sasabihin doon, basta ako detailed ko naman na-reviewin sa inyo. So, I think that's all matters sa vid na to. Kung paano ko hinimay yung bara and paano ko tinake yung mga bara na yun. So, ayun. Yun lang naman guys and sana nagustuhan nyo yung first review natin sa 2x2 or yung 2x2 2013 Abra Apex versus Ice Rock versus Chris Delano. Next review is yung Fruz Elbis, no? So bukas na yon, pahinga na ako and kita kasi tayo sa next na review mga kumag. Peace out.